Nagkakaunti na lamang ang bahagi ng ating mundo ang hindi pa napupuntahan ng tao. Kabilang sa mga ito ang North Sentinel Island na matatagpuan sa Andaman na sakop ng bansang India. Dito sa islang ito naninirahan ang mga Sentinelese na magpahanggang sa ngayon ay nananatiling uncontacted. Ang anumang tangkang pakikipag-ugnayan sa mga ito ay siguradong hahantong sa marahas na katapusan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa isang misyonerong nagpumilit pasukin ang isla ng North Sentinel dahil sa isang dakilang misyon at ang mapait na trahedyang sinapit nito na gumulat sa buong mundo. Si John Allen Chow na ipinanganak noong December 18, 1991 sa Alabama ay lumaking adventurous at mahilig sa outdoor activities tulad ng hiking at trekking. Sinimulan niyang ibahagi ang mga ito sa pamamagitan ng vlogging na tinawag niyang Rugged Trail. Makikita sa kanyang mga vlogs ang lahat ng kanyang adventures kabilang ang iba't ibang lugar na kanyang napuntahan. Walang kamalay-malay ang kanyang mga magulang na aabot sa sukdulan ang pagiging adventurous ni John. Bunso sa tatlong magkakapatid. Mabait ito, bagamat hirap siyang makitungo sa ibang tao. Nasa junior high school siya noong 2008 nang magkaroon sila ng school mission trip sa Mexico at mula noon ay nagsimula ang kanyang passion sa mission works. Hinangaan niya ang dalawang misyonerong sina David Livingstone at Jim Elliot na nakilala dahil sa pagkasawi nito sa edad na 28 habang nagsasagawa ito ng evangelical mission sa Ecuador, kung saan pinana ito sa kanyang likuran na agad niyang ikinasawi. Pangarap ni John na maging tulad ng kanyang mga idolo, ngunit ang hindi niya alam, ang pangarap na iyon ang magdadala sa kanya sa mapait na katapusan. Minsan siyang naging coach ng isang soccer team na tinawag niyang More Than a Game. Ginamit rin niya ang pagkakataong ito upang maibahagi ang salita ng Diyos sa kanyang mga kasama. Napabilang din si John sa iba't ibang non-profit organization at lalo pang naging aktibo sa kanyang adhikaing makapagbahagi ng ebanghelyo. Habang tumatagal, lalo pa siyang na-involve ng husto sa mga Christian mission sa iba't ibang panig ng mundo. Ramdam ni John na ito ang kanyang calling at purpose sa kanyang buhay. Ang internal drive na ito ang nagbunsod kay John upang magpunta sa iba't ibang bansa kabilang ang Mexico, India, Israel, South Africa at iba pa. Halos lahat ng oras at panahon niya ay ginugugol niya sa volunteer works. 2015, nang magpunta si John sa Andaman Islands sa Indian Ocean, kung saan niya nadiskubre ang isla ng North Sentinel, kung saan naninirahan ang isang indigenous tribe na Sentinelese. Para sa kaalaman ng lahat, ang mga Sentinelese ay ang mga taong tinawag na uncontacted. Ibig sabihin, nabubuhay sila nang hindi nakikisalamuha sa kahit na sino at kailanman ay hindi tumanggap ng kahit na sinong tao sa kanilang teritoryo. Mula nang madiskubre ang tribong ito noong 1800s, hindi sila kailanman tumanggap at kumausap ng ibang tao sa labas ng kanilang isla. Sa katunayan, nauuwi sa malagim na trahedya ang anumang pagtangkang paglapit sa kanilang teritoryo. Maging ang lumilipad na eroplano sa ibabaw ng kanilang isla ay hindi ligtas sa kanilang mga sibat. May mga impormasyon ding naitala na gumagamit sila ng nakalalasong halaman sa kanilang sibat upang mabilis na mamatay ang kanilang kaaway. Sabi-sabi rin na noong late 1800s, ilang British ang nangidnap ng isang grupo ng Sentinelese na kalaunan ay nasawi dahil sa sakit. Kaya't marahil isa ito sa dahilan kung bakit nire-reject ng mga ito ang sinumang taong lalapit sa kanila. Mula 1956, ang North Sentinel Island ay idineklara ng Indian government bilang restricted area upang protektahan ang kakaibang kultura at pamumuhay ng mga ito. Kahit na sino ay hindi papayagang puntahan ang isla sa kahit na anong dahilan. Ang mga bangkang dumadaan sa isla ay kailangang i-maintain ang 300 nautical miles na layo mula sa North Sentinel upang masigurong hindi magagambala ang tribo.
Kahit ang pagkuha ng litrato ay hindi na rin maaaring payagan, may armed patrol din ang nagbabantay sa isla na may sapat at ligtas na layo mula sa mga sentinelis upang maitaboy ang sinumang magtangkang illegal na pasukin ang isla. Dahil bawal puntahan, walang kahit na sino ang nakakaalam ng eksaktong bilang ng mga sentinelis, ngunit ang palagay ng ilan, nasa 500 hanggang 500 ang bilang ng mga ito. Ipinapalagay rin na ang way of life ng mga sentinelis ay tila nasa Stone Age pa. Magaling na hunter ang mga ito at tanging bahag lamang ang suot. Ang nakamamangha marahil sa mga sentinelis ay hindi ang pagiging uncontacted ng mga ito, kundi kung saan sila nagmula. Ipinapalagay na namumuhay sila sa isla, may 60,000 years na ang nakalilipas. Nagsimulang magtrabaho si John sa isang Christian organization na ang tawag ay All Nations, kung saan ang katuruan nito ay nagbunsod sa kanyang paniniwalang kailangan niyang puntahan ng mga sentinelis upang ma-convert ang mga ito sa Christianity. Sa loob ng 3 taon, lagi niyang sinasabi sa kanyang mga kasama na ang mga sentinelis ay ang kanyang calling and mission. Hindi niya ito sinasabi sa kanyang pamilya dahil alam niyang tututol ang mga ito sa kanyang misyon. Sa wakas noong 2018, naisagawa ni John ang kanyang plano kahit alam niyang mahigpit na ipinagbabawal ang pagpunta sa isla. Naghanda si John at nagpabakuna. Nag-aral din siya ng lengguwahe ng mga sentinelis. Bagamat pinaghandaan ni John ang pagpunta sa isla, hindi siya nagtangkang humingi ng permiso sa mga otoridad tungkol sa kanyang plano. Bihasa sa pagpunta sa mga delikadong lugar, hindi mababakas kay John ang anumang takot sa pagtupad ng kanyang misyon. Noong late October sa parehong taon, nagpunta siya ng Port Blair at doon ay nag-self-quarantine ng ilang araw sa isang safe house upang pangalagaan ang mga sentinelis mula sa anumang sakit. Alam ni John ang panganib niya sa mga sentinelis, kaya niya ito ginawa. Noong November 15, sinuhulan niya ang 5 manging isda ng 25,000 Indian rupees upang illegal siyang ihatid malapit sa North Sentinel Island. Tumanggi pa ang mga ito noong una, ngunit kalaunan ay napapayag din sila ni John. Ngunit nang nasa 1,600 feet na sila malapit sa isla, huminto sila at tumanggi na ang mga mangingisda na tumuloy pa. Naalala kasi ng mga ito ang pagkasawi ng 2 mangingisda sa kamay ng mga ito at inilagay nila ang katawan ng mga ito sa kawayan upang makita ng lahat at maging babala ito na huwag silang gambalain. Sa puntong iyon ay hindi na nagpaawat si John, lumangoy na ito palapit sa isla ng nag-iisa. Pagkatuntong pa lang ni John sa isla, sinalubong na siya ng ilang kalalakihan na armado ng matatalas na sibat. Agad silang binati ni John hayon sa mga mangingisda. "My name is John. I love you and Jesus loves you." Sinubukan ni John na bigyan ng regalo ang mga ito, ngunit may suspecha sa kanilang mga mata. Sa puntong iyon ay akmang papanain na nila si John, kaya't napilitan siyang bumalik sa kanilang bangka. Ngunit hindi natakot si John, kaya't kinabukasan, sinubukan niyang muling kausapin ng mga ito. Sa pagkakataong iyon ay umaawit na si John ng worship song sa pag-asang magugustuhan iyon ng mga sentinelis. Kinausap din niya ang mga ito sa wikang Kosa na isang Bantu language, ngunit pinagtawanan lamang siya ng mga ito. Isinulat ni John sa kanyang journal na minsang sinibat siya ng isang batang sentinelis at swerte namang ang Bible niya ang tinamaan at hindi tumama sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang sibat at ibinalik niya ito sa bata. Sabi pa ni John sa kanyang journal, kung sakaling may mangyaring masama sa kanya, ay huwag nang kuhanin pa ang kanyang katawan. Susuko na sana siya sa kanyang misyon dahil alam niyang wala nang pupuntahan ito, ngunit hindi niya agad magawa dahil nawawala ang kanyang passport. Ngunit inisip din niyang tila pagsuko ng maliwanag sa kanyang misyon kung tuluyan na siyang aalis. November 17, nagdesisyon si John na paalisin na ang mga mangingisda at tila alam na nito ang kanyang sasapitin ng araw na iyon. Walang sino man ang nakakaalam ng eksaktong nangyari ng araw na iyon, ngunit ang tanging nasaksihan na lamang ng mga mangingisda ang sigurado nang balikan nila roon si John.
Nakita nilang bit-bit na mga ito ang wala ng buhay na katawan ni John at iwan ito sa dalampasigan. Agad na inireport ng mga mangingisda ang nangyari kay John. Lahat silang tumulong kay John upang marating ang isla ay ikinulong at kinasuhan. Idineklara nilang nasawi si John sa kamay ng mga Sentinelese, ngunit pointless na kasuhan ng mga ito at litisin. Tinangkari ng mga otoridad na i-retrieve ang katawan ni John, ngunit pawang unsuccessful ang mga ito. Gumawa ng ingay ang balitang ito sa buong mundo at mariingkinon din na si John sa kanyang maling nagawa. Hindi lamang para sa kanyang kaligtasan, kundi para na rin sa mga Sentinelese. Isinisisi naman ng ama ni John ang nangyari sa kanilang anak sa kinaaaniban nitong Christian organization na All Nations dahil sa maling katuroang itinanim nito sa isip ni John na nag-udyok sa kanyang anak na gumawa ng isang bagay na illegal. Sa ngayon ay naroon pa rin ang katawan ni John at sa patuloy na pagdami ng mga nagiging biktima ng mga Sentinelese, marahil ay tama lamang na sabihin na ang mga ito ang pinaka-isolated na tao sa buong mundo. Para sa marami pang makabuluhang istorya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Just press the Storya logo and hit subscribe. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli!